this really trouble me? So I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you would walk with me all the way. But I noticed that during the saddest and lowest times of my life, there was only one set of footprints. And I don't understand why, when I needed you the most, you would leave me. The Lord replied, my son, my precious child, I love you and I would never leave you. During your times of suffering, when you could see only one set of footprints, it was then that I carried you. Footprints in the sand, he held me in his hand. He gave me strength to face the coming day. At times I felt alone, I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the ito ang Kingdom Voice, inyong mapapakinggan ang tapat na pagpapahayag ng pabalita ng kaharian ng Panginoong Hesukristo bago ang kanyang pagparito. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga giliw na taga-subaybay. Muli pong sumasapit sa inyo ang programang Kingdom Voice na sumasa himpapawid sa tuwing araw po ng Sabado sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 oras sa Pilipinas. Kumusta na po kayo, mga kababayan? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito pong ating Bible study online na atin pong isinasagawa sa tuwing araw ng Sabado. At ang paksa ho na ating patuloy na pag-aaralan ay ang bahagi ho ng gospel na ipinapahayag sa Revelation chapter 14 verse 6. At kasama natin para talakayin ang nasabing paksa, narito si Brother Dante. Magandang gabi muli sa ating mga kaibigan, mga tagapakinig. At kami po ay muling nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po inyong sasamahan sa pag-aaralang ito. Okay, Brother Neil. Yes, magandang gabi sa inyong lahat, sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Magandang tanghali dyan sa gitnang silangan at dyan sa Europa, sa gitna, sa United States, kung saan man kayo datnan ng pabalitang ito ay maligayang araw ng Sabado po. Muli tayong mag-aaral ng salita ng ating Panginoon at tayo magpapalakasan sa isa't isa. Maganda pong topic ang pinipare ng inyong mga lingkod sa oras na ito. Ayan. At bago tayo tuluyang dumako sa ating pag-aaral, tayo po ay pangunahan ni Brother Dante sa ating pambungad na panalangin. Tayo po ay manalangin. Tunay nga po, O Diyos, na kayo'y dakila na siyang pinagmulan ng aming buhay. Kami po ay nagpapasalamat, Ama, sa lahat ng kabutihan na ipinagkalob sa amin. At sa pagkakataong ito na iginawad ninyo na kami po ay magpatuloy sa pag-aaralan at mag-aral ng lubos sa inyong salita, O Diyos. Dalangin ko, Ama, ang aming mga tagapakinig na sana'y bigyan niyo po sila ng sapat na kaunawaan at kaliwanagan sa buong pag-aaralang ito, O Diyos. Nang sa gayoy, kanila pong matamasa ang pag-ibig ninyo na siya pong unti-unting lumalago sa patuloy na pakikinig sa inyong banal na salita. Muli, kami po'y humihiling ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At ang itong lahat ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.
Okay, mga kaibigan, nung nakaraan po ay pinag-aralan natin ang may kinalaman sa kung paano sinisikap ng kaaway na i-confuse ang mabuting pabalita na nais ng Diyos na maiparating sa bawat isa. Hanggang sa dumating nga po sa kasaysayan ng Christianity na ang kaligtasan ay nabibili. Na para ka maligtas ay kailangan mong mabayaran at maging yung mga aral tungkol sa purgatory ay naiaral sa mga Kristiyano samantalang ito naman ay wala sa Biblia. At yan po ang pagpapatuloy ho ng ating pag-aaral. Alam niyo po kasi during that Reformation sa panahon ni Martin Luther, habang ang mga tao ay papunta sa simbahan during doon sa tinatawag na piyesta ng patay, ano, yung All Saints Day na tinatawag, ay doon niya po ipinos doon sa Wittenberg Church yung ilan sa kanya mga natuklasan sa banal na kasulatang mga katotohanan may kinalaman sa kaligtasan. At dahil din dito, alam niyo po, sa pagsisikap ng mga tao sa paniniwalang itinanim sa isipan during that Christian period ng Iglesia sa Chatera, ay itinuro na ang kaluluwa ay nasa purgatory at para siya ay mailipat mula purgatory papuntang langit ay kailangan mong ipadasal siya. So ang tao ngayon ay magbabayad sapagkat ayaw nilang nahihirapan yung kanilang mahal sa buhay ayon sa kanilang paniniwalang kinagisnan. At maging si Martin Luther, sa kanya pong paniniwala bilang pari na itinanim sa kanya ng simbahan, ay pinagdasal niya yung kanyang lolo, palakad siya o paluhod siyang umaakyat doon sa kanyang kampamento. At nung siya ay nakaakyat na at pagkatapos niya maipagdasal, ay nag-isip siya. Sinong nakakaalam na after niyang maipagdasal yung kanyang lolo ay nasa nailipat mula purgatory hanggang sa langit? At sino nga ba in the first place na nakakaalam na nasa purgatory? Yan po ay naging palaisipan kay Martin Luther, kaya siya po ay nag-aral ng Biblia. Lalo kung nagkaroon siya ng maliban dun sa infinite sa kanyang pag-aaral ay nagkaroon siya ng personal Bible study. At yun po ang mahalaga, mga kaibigan, sa atin pong ipinapaabot ngayon, yung personal Bible study, ito po ay gabay na atin pong susundan. Doon ho, natuklasan ni Martin Luther ang mga katotohanan tungkol sa kaligtasan na ang atin pong ipinapahayag nga nasa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng kung anumang penitensya at kung anumang pagbabayad para mailigtas yung kaluluwa ng ating mahal sa buhay. Subalit ngayon ho, pag-aaralan natin sapagkat nabanggit ko na ang Biblia, ang purgatory wala sa Biblia. So, titingnan natin yung state of the dead, mga kasama. Muli nating i-review sa ating mga kaibigan. Ngayon, ito po, napakagandang pag-aralan po ito sapagkat marami ho na tayo'y kinagisnan na atin hong pinaniwalaan. Ngunit sa puntong ito, nais ng Diyos na tayo po ay mag-isip habang babasahin natin ang mga talata mula sa banal na kasulatan, Brother Dante. So, how is gospel is confused, especially pag pinag-uusapan ang death? Siguro, simulan natin sa tanong, mga kasama, na paano nga ba nagsimula ang kamatayan? How death began? Ito po ang sabi sa Romans 5:12. Wherefore, as by one man sin entered the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So, nagsimula doon sa binabanggit na one man, ayon kay Apostle Pablo, na ang context po niyan, ang kanyang binabalikan ay si Adam at si Eve. Na doon nagsimula yung kasalanan. Ano yung kasalanan? Paglabag sa kautusan ng Diyos. Dahil sa nilabag ang kabayaran, kamatayan. So dahil doon, mga kaibigan, mga kababayan, pumasok yung kamatayan. At ang sabi nga dito, tayong lahat, pumasok din yung kamatayan. Kasi lahat ay nagkasala. All have sinned, Brother Neil. Ngayon,
kung ano na yan, understand na yan ang lahat ng tao ngayon, no? Yan ay hindi na natin kailangan kumbinsing may kamatayan. Lahat tayo naka-experience, mga kaibigan, na namatayan. Kaibigan man yan, mahal sa buhay, yan ay ating alam. Okay, pero ang sinabi lang natin dito, kailan nagsimula? Noong pumasok ang kasalanan sa pamamagitan noon kay Adan at Eva. Ngayon, sino ang may solusyon? Ito yung gospel eh. Ito po yung mabuting pabalita na ang binabanggit sa Revelation 1:18, Brother Neil. Ang sabi dyan, may tanong dito, who have the keys of grave? Sabi sa Revelation 1:18, I am he hath lived and was dead, and behold, I am live forevermore, amen, and have the keys of hell and death. Ayan, mga kaibigan, napansin niyo po ang nagsasalita po rito, ang ating Panginoong Hesukristo, ang nagpahayag kay John Revelator, Revelation, no? Kay John. Okay, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sabi niya, I am he that liveth. Nabuhay siya, pero sinabi niya rin namatay siya. Pero ang gusto niya makita natin na siya ay mabubuhay magpakailanman. Okay? At ang sinasabi pa niya, siya ang may susi ng libingan. Yung pun kasing hell dito, mga kaibigan, ay salita po itong Greek na ang ibig sabihin ay Hades. Sa English, kung ating ililiteral yung translation, ay grave, libingan. Si Jesus Christ po ang may susi sa libingan. Yan po yung good news, mga kaibigan. Okay? So, pansamantala, Brother Dante, pakipaliwanag nga yung paano naman nagsimula yung buhay. Ito po ang sinasabi sa Job 27 verse 3, all the while my breath is in me and the Spirit of God is in my nostril. Kung atin pong babalikan kung paano nilikha o nilalang ng Diyos ang buong tayo, ay yung sinasabi dito, the Spirit of God is in my nostril. Yun yung hinulma ng Diyos ang tao from the dust at binigyan niya ng buhay na hininga. At siya yung nagiging tayong buong tayo. Tayo yung kaluluwa, Brother Neil, ano? Kumbaga, yung living soul na binabanggit ay tayo na hinulma ng Diyos mula sa alabok at binigyan tayo ng hininga. So, bawat tao, kayo ho, mga kaibigan na aming taga-subaybay, gusto po nating maipahayag na yung hininga na meron tayo ay mula yan sa Diyos. Okay? Nung nilikha ang tao. Ngayon, Brother Neil, pag namatay ang tao, kung yung binabanggit sa Genesis 2:7 na dust plus yung hininga o yung spirit na galing sa Diyos, kaya tayo naging tao, naging tayo, paano naman yung kamatayan? Yeah, napakasimpleng matematika o formula ang binigay sa atin sa aklat ng Ecclesiastes 12:7. Do, ibigyan lang natin ng simpleng subtraction. Sabi dito, living soul ay minus spirit equals dead body. No, kasi nga dito sa Genesis 2:7, dust plus spirit equals living soul. So, kung itatranspose natin, makukuha natin yung kamatayan kapag yung living soul, pag yung spirit ay nawala sa living soul. So, ganun, mga kapatid. At sinasabi rin ng Biblia dito, maliwanag, Brother Jay, Brother Dante, ay kinumpara sa pagtulog. O the Bible defines death as sleeping. At ito ay 53 times mentioned in the Bible. Yan. Kumbaga, sinasummarize lang po natin dito yung sitwasyon natin, mga kaibigan. Kasi nga, kailangan Biblia ang ating magiging basihan ng ating mga pag-aaral dito, Brother Dante. So, anuman ang aking kinagisnan, anuman ang kinagisnan ni Brother Dante o ni Brother Neil tungkol sa ano ba talaga ang tao nung nilikha at saan siya papunta pag namatay. Kaya nga ho, evidence naman sa atin na itong dead body, kapag ka namatay after ng mga ilang taon, alabok na lang talaga. Oo. Yun talaga ang punta. Mayaman ka man, mahirap ka man,
Wala hong dugong maharlika pag pinag-usapan kamatayan. Babalik at babalik sa alabok ang isang taong namatay. At ano nga yung kalagayan ng patay? Natutulog. Ayun ang paliwanag ho ng Biblia. Actually, na-discuss natin ito sa mga nakaraang pag-aaral natin, Brother Dante. Gusto ko nga lang ito i-emphasize kasi pupuntahan natin yung paniniwalang popular sa ating panahon na nagsimula pa rin during that dark ages. Okay? So, itong light na mula sa Bible ay ating pong bibigyan ng kaliwanagan itong mga paniniwalang itong ating binana. Ngayon, sa Biblia, ang sabi ni Job sa 4:17, kung ating babasahin dyan, Brother Dante, ano bang sabi dyan? Can a mortal be more righteous than God? Can a man be more pure than his maker? Ayan. So, man is mortal. Wala hong immortality. Wala hong immortal soul. Tayong tao, mortal ang tawag ho ng Biblia. Ang immortal lang, ang sabi sa 1 Timothy 16, ay ang Diyos. Yun lang po ang immortal. Ibig sabihin, walang kamatayan. Yung tao, mortal, may kamatayan. Okay? So ngayon, may mga binabanggit sa Bible na soul. Ano? Mahigit ang sabi rito, the Bible uses the word soul 1,600 times, but never once uses the term immortal soul. Wala hong immortal soul eh. Kasi dinagdagan sa Bible, lang. Oo, sa Bible kasi ang kaluluwa na mamatay. Mamaya, babasahin natin yung talatang yan. Ngayon, saan nang galing yung immortality of the soul? Kung wala sa Biblia, Brother Dante, kung sa Bible, Brother Neil, binabanggit na yung tao ay mortal, saan nagmula yung immortality? Ngayon, titingnan ho natin isa-isa bago natin. Kung kayo po ay nakasubaybay, kung kayo po ay may katanungan, mga kaibigan, sa paksa pong ito, open po anytime, pwede ho kayong mag-message. Sapagkat ito po ay napaka-importanting pag-aaral. Galing ho sa Panginoong Hesukristo. May mabuting balita after death. Kaya lang kinukonfuse po ito. Kaya atin pong bubuksan saan nagmula yung paniniwala ng immortality of the soul. Kapag ka yung immortality of the soul, mga kaibigan, ay pinaniniwalaan ho yan doon sa panahon ng ancient Egypt. Egyptian, naniniwala sila bilang bahagi ng doktrina ng pagano. Yung immortality of the soul. Kaya dyan sa screen, nakikita nyo po dyan, yan pong picture sa libingan. Kasi naniniwala ho sila na yung parao, pag namatay, mayroong within him na hindi namamatay. Yun ang tinatawag nilang immortality of the soul. Kaya makikita nyo po dyan, yung physician, no, inihahanda yung isang parao na mamamatay. Inihahanda kasi yung kanyang tinatawag na immortal being na nasa loob niya ay kailangang maalagaan. Ayan, kaya nga uso dyan yung binabalot nila, Brother Neil, ano, Brother Dante. So dyan ho, may paniniwala silang immortality of the soul. Okay, tingnan pa natin kung paano ito lumakad. Bago yan, gusto kong tingnan ito pang mga ilang history ng pagbangon ng paniniwalang ito. Ito kasi ay naipasa sa pagan romance. Pagan romance. Sa Romano, mga kaibigan, itong immortality of the soul at inadapt po ito ng Roman Catholicism. Pag sinabi ho natin Catholicism, ito po yung sistema. Hindi po natin binabanggit yung mga Catholics, no? Pero bahagi sila na pinaabutan, ito yung miyembro. Pero yung Catholicism is a system. Okay, naipasok po dyan yung immortality of the soul mula sa Babylonia, mula dyan sa Egyptian, naipasa sa Roma, naipasa sa loob ng Christianity. Okay, kaya nga, ang sabi dito, kung ating titingnan sa sinulat ni William E. Gladstone, ano sabi dyan, Brother Dante? The pagan doctrine of the immortality of the human soul crept into the back door of the church. Aba, pag sinabi po kasing back door, medyo pagnanakaw. Yan ho ang dinadaanan ng mga hindi tapat. Kung totoo yung sinasabi mo, harapan mong ipapahayag. Kaya po, sa madaling sabi, iginapang po itong maipasok sa Christianity, itong doctrine of immortality of the human soul.
creep into the, gumapang eh. Kaya na ipasok ho ito, mga kaibigan. Ipapahayag lang ho natin, din babalikan natin yung biblical account ngayon. Alam niyo po ba na ito pong modern spiritualism, yung spiritualism, naniniwala din po sila sa immortal soul. Tingnan niyo po ang pagpasa-pasa ha. And then, even yung satanist religion, alam niyo po, yung satanist religion, akala niyo po, wala, meron po yan. At naniniwala din po sila sa immortality of the soul, Brother Dante. No? Spiritism claims that the dead are not dead. Ano ba dyan, Brother Neil, ang sulat ng isang spiritism na si J. Arthur Hill. Sabi dito, ano, matatagpuan sa History, Phenomena, and Doctrine, page 25. The fundamental principle of spiritism is that human beings survive bodily at death, and that occasionally under condition not yet fully understood, we can communicate with those who have gone before. Yan. Ibig sabihin, kaya pa pala mag-communicate, Brother Neil, Brother Dante, sa mga nawala na, pumanaw na nating mahal sa buhay. Ayon dyan, sa sulat, sa paniniwala nitong isang spiritism na si Arthur Hill, ito ay kanyang isinulat sa kanyang libro. Kagaya ng nabanggit natin kanina, yung sa ancient Egypt, at ngayon, yung modern spiritism, ano, nagkaiba lang ng pangalan, Brother J, Brother Dante, pero ang analogy is still the same. Yung naniniwala sila na yung dead are not dead. Totally. No, pwede pang nating makausap yung mga namatay na, no, sa pamamagitan nga ng mga non-biblical practice. Ito po, ang isa pang sabi ng isa ring spiritualist na si Sir Oliver Lodge. Ang sabi niya, "There is no death in the graveyard. I have frequent talks with the dead." Ay, matindi to. Na nakakausap niya yung mga patay. At further, sabi niya, "I cannot doubt that people live after death, for I frequently talk with them." Ayan. At alam niyo po, napaniwala ho tayo nito, mga kaibigan, eh, na talagang nakakausap ang mga patay. Kaya nga, sa tuwing piyesta ng patay, may mga spiritism na napiputure sa mga palabas, sa television, at tayo nanonood, at talagang pumupunta sila sa mga tinatawag na lugar na marami daw kaluluwa na hindi na mayapa, kinakausap nila. So ito ho, uulitin natin, paniniwala ng mga spiritualist na nakakausap pa nila yung patay. Nako-communicate, nagkakaisa ho sila eh. Si G. Arthur Hill, si Oliver Lodge, mga isa yung paniniwala nila. Kasi nga sa grave pala, walang kamatayan doon. No death in the graveyard. Okay? Ayan ho, titingnan natin, binabalansi ho natin, paniniwala ho ito ng spiritism, mga katuroang na ipasa maging sa Christianity. At ito, pupuntahan ko pa yung isang... Brother Jake, Brother Neil, nais ko lang paalala sa ating mga kaibigan, mga kapatid, nabanggit po nga kanina, Brother Jake, na yung mga sa pelikula, pinapanonood, na yung mga horror movie, yung mga kung ano-ano pang mga kababalaghan, ay pinapaalala lang po natin dito na hindi po maganda, lalo sa mga ating mga kabataan, na kanila pong palaging mapapanood yung mga ganong klaseng movie. Kasi nga, indirectly na indodoctrine sa isipan ng mga bata, at kahit nga matanda eh, na parang totoo. Totoo. Na totoo nga ba na itong mga namamatay ay nandoon pa, mayroong buhay na nasa loob nila. Ayan. At doon po sa mga movies, yun po yung mga modern way of creeping at the back door. Hindi man sa church, kundi sa kanya-kanyang mga personalidad. Sa loob ng tahanan. Ng sa isipan ng tao. Kaya tama ho yun, mga kaibigan, itong observation mo, Brother Dante at Brother Nila. No? Kung dati nga, pinapasok ng kaaway sa church mismo, ngayon sa tahanan na natin dahil nandyan yung mga television eh. Nandyan yung mga palabas sa internet. Minsan, sama-sama pa ang pamilya sa panonood ng horror movies. Ayan, nai-entertain sila. Hanggang sa hindi nila na mapansin. Ito na yung pinaniniwalaan nilang tama. Ayan, hindi pala sa Biblia ito eh. Again, sa mga spiritualism, ito ho, puntahan natin ito, Brother Nila, no? Sa isa hong lugar dyan sa New York, yung Hillsville. Yan po ay kinuha natin slide sa 3ABN na pinikturan mismo nila dyan sa pinaka-church ng mga spiritualist, no?
Yan, makikita nyo po sa bato, may nakaukit po dyan. No? The birthplace of modern spiritualism. Sabi dyan, the home of the Pax Sisters. At nakaukit dyan, ito po ay mga 1646 pa. Oh. Pakatagal na. Oh. March 31, 1646 or something, 48. Oh. Oh. Ang sabi dyan, there is no death. There are no dead. Ay, parang mabigat. Mabigat. Wala palang kamatayan. Samantalang sinabi sa Biblia, binasa natin kanina, anong pinagsimulan ng kamatayan? Pagkakasala. Pagkakasala. Ang kabayaran ng pagkakasala ay kamatayan. Kamatayan. Okay. Ngayon, isa pang spiritualist, ito pa yung kanilang nais na maiparating sa isipan ng ating mga anak at maging sa atin. That spiritualism says that the dead know more than the living. Mas matalino pala yung patay. Kaya kang bobo ka mag... Nag-spy kasi. And then, medyo na tatawa po tayo sapagkat ito po ay paniniwala na napakaseryoso pero napapaniwala ng spiritualism. Yun nga ang sinasabi natin, Brother Neil, Brother Dante, na hindi natin namamalayan may mga aral na kung bakit kung ano pa yung hindi ka paniniwala, yun pa yung pinaniniwalaan. Mm-hmm. At ito ay ito marami mga movies na yung ganitong practice, yung mga paranormal, yung ginagamit sa investigasyon na merong spiritista na kunya pinipicture out sa movie na nakakausap niya yung namatay na at ituturo ng namatay na ito ang solusyon sa investigasyon para madiscover kung sinong pumatay sa kanya. Ayan. Ito yung mga bagong sa paraan mga sa mga bubi. Oo, kaya ngayon, napapaniwala ho ang marami. Ngayon mga kaibigan, ito, ano po ang nais nating dalhin dito? Kapag ka napaniwala ho tayo na wala talagang kamatayan, there is no dead, eh tama si Satanas. Na mali ang Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, kahit magkasala, sabi ng Diyos, sa ikaw ay magkasala, ikaw ay mamamatay. First John 3:4, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero sabi ni Satanas, kahit lumabag ka Eva, ayan, puntahan siguro natin dito sa Genesis 3:4, ang doctrine ni Satan. Ano yung doctrine niya? That there is no death. Yung immortality of soul pala mga kaibigan, kung babalikan natin sa Genesis, si Satanas ang unang nagsalita nito. Ang sabi niya kay Eva, you shall not surely die. Kaya ho, kung babalikan natin yung pinagmulan talaga, hindi lang sa Egyptian, hindi lang sa Babylonian na naipasa sa Romans, na naipasa sa Roman Catholicism, kundi galing mismo sa serpent dyan sa Genesis chapter 3. Doon pa sa halamanan ng Eden ay naroon na yung doon nag-originated ang aral na ito. Hanggang ito po, mga kaibigan, pinasikat ng mga Greeks. Ayan yung tinatawag na anthropological dualism. Ano po yung anthropological dualism? Ito po yung belief na ulitin natin galing sa pagan na pinamana sa Roma, na pinamana sa Roman Catholicism. Itong dichotomy. Kaya nga dual eh, dalawa. Iba yung ikaw na buhay, iba yung nasa loob mo na hindi na mamatay. No? Kaya nga yung dichotomy composed of a body and soul na ang soul ay immortal. Yun ang tinatawag nilang immortality of the soul. Ngayon, babalikan natin yung salita ng Diyos. Halimbang may dagdag pa kayo mga kasama. Bali, sinasabi po ng mga pag-aaral na ito galing sa labas na what comprise of living soul o tayo ay tatlo, hindi na dalawa. Kasi mayroon pang dagdag eh. May immortal soul. Mayroon talagang gustong palabasin ganoon. Pero ito pong dichotomy at saka dualism, pinasikat nga ito ng mga Greeks. Hanggang ngayon, para lang maibangon yung mga katuruan na maiugnay sa kanilang mga kaisipan. Mayroong immortal soul na binabanggit Brother Dante. Ano? So ngayon, ano ang sinasabi ng Biblia? Sa Ezekiel 18 verse 4, Brother Neil, pakibasa nga ang sabi mismo ng Biblia. Ang sabi dyan sa Ezekiel 18:4, the soul that seen it, it shall die. Namamatay yung kaluluwa. Kasi nga uulitin natin mga kaibigan, yung dinify natin sa unang mga talatang binasa natin, tayo yung living soul, yung dust,
from yung spirit. Mm. Ito yung living soul. Ngayon, dahil sa tayo nagkasala, yung spirit o yung hininga, maaalis dito sa ating kaluluwa, kaya tayo po ay magiging corpse na lang pag namatay. Or dust, paglipas ng mga panahon. Maliwanag dyan kasi sa sinasabi, Brother Jay, the soul that's in it. Tayo ay buhay na kaluluwa. Exposed tayo sa pagkakasala, sa kasalanan, maliwanag na mamamatay isang halimbawa na lang, halimbawa Brother Jemar, Brother J, Brother Dante, ay meron tayong batas ng kalusugan. Yung ating katawan ay templo ng ating Panginoon, ay patuloy nating inaabuso, ini-injekan natin ng hindi kanais-nais na pagkain o drug abuse, talagang mamamatay sapagkat ating nilalabag ang kautusan ng kalusugan. At kung ating babalikan po sa original na version, yung sa Grego na salita, yung soul na yan, ang equivalent ay nephesh. Na ibig sabihin, yung tayo, yung living soul, yung kabuong tayo. Kaya nga, yung word na nephesh sa ibang translation, people na ang binabanggit doon. People na agad. Direct sa natin. Kasi tayo po mismo yon, no? Again, nabasa natin dyan soul. Wala ho tayong mababasa sa Bible na immortal soul or immortality of the soul, no? So ngayon, kung ang sinasabi sa spiritualism na yung mga patay ay mayroon pang kaisipan at sinasabi niya na mas marunong pa yung patay kaysa sa buhay, ang sabi ngayon sa Bible, isa-cite lang natin, no? Yung ilang mga talata, ang condition po ng isang tao pag namatay ayon sa Psalms 146 verse 4, he has no thought. Wala nang pag-iisip. Wala nang pag-iisip. So paano siya ay mayroong karunungan? Isa pa, sinasabi sa Ecclesiastes 9 verse 5, he has no knowledge. Paano mas marunong pa siya sa buhay? He has no emotion. Ayon sa verse 6 at sa chapter 9 verse 10, he has no activity. Kaya nga sabi yan, gawin mo na habang buhay ka pa ang mga gusto mong gawin. Kasi sa libingan na yung paruroonan, ay wala ka na magagawa doon. No? At ganun din, sa Psalms 115 verse 17, hindi na siya nakakasamba sa Diyos. Ang sabi sa Biblia, tayo pagka namatay, wala na. Hindi na makakasamba sa Diyos. Yung choice ng tao, habang buhay pa siya. Pagpatay na, Brother Neil, Brother Dante, at sa ating mga taga-subaybay, ito na po ay bahagi ng clause of probation. Wala na pong choice ang tao kasi wala na siyang pag-iisip at hindi na siya makakasamba sa Diyos kapag ka namatay. Kaya nga, ang sabi dyan, habang buhay ka pa, gawin mo na maging yung paglilingkod sa Diyos. Tama. Yan ang payo ng Haring Solomon, na habang bata pa ay gawin na natin ang paglilingkod sa ating Panginoon. No, ito mga kapatid, ating mga kaibigan, mga listeners, no, napakagandang mga key text yan, atin pong isulat at tandaan, at kung maaari ibahagi natin sa ating mga mahal sa buhay, sapagkat yan po ay ebidensya, patotoo na talagang ang kondisyon ng kamatayan ay kung wala na, doon na talaga, no? Hindi na po pwedeng gumala, roaming around yung kaluluwa, Brother Jay. Babalik pa daw sa bahay. Babalik pa, at mas marunong pa kaysa sa buhay. At hindi naman natin masisisi ang ating mga kaibigan sa ganong paniniwala. Kasi nga, nagiging popular namamana. Ayan. Mula pa nung tayo, naranasan ko yan, naniniwala ako sa mga ganong mga sabi-sabi. Eh pero dito Brother Dante, siguro alang-alang sa ating mga kaibigan na nakaranas na sila mismo at yung kanilang mga kaibigan ay direkta na yung kanilang namatay na kamag-anak ay nagpakita o nagparinig sa kanila, tumawag sa kanila. Kaya nga, ang sabi, magparamdam ka, nagparamdam. Sa so, panaginip. So, ibig sabihin, minsan sa panaginip, yung iminsan talagang parang totoo. Parang dyan sa bahay mo, may kumalabog. May mga lumabas na sinasabi mo, ito na yung presensya ng lolo ko. Paro-paro minsan. Naiisip ko dati, ang kuya ko yata to. Nang namatay yung brother mo, Brother Dante. Kasi yun ang kinagisna natin. Pero, siguro, tingnan natin, paano ito? Karanasan nila ito eh. Nakita nila o narinig nila yung kanilang namatay na kamag-anak. Paano natin sasabihin ngayon, base sa Biblia,
nawala na nga sila, na hindi na babalik sa bahay. Inakita ko ako mismo, Brother Dante, mm-hmm. narinig ko yung boses ng lulo ko eh. Mm. After ng ilang linggo na siyang namatay. Paano yun ipapaliwanag ng banal na kasulatan? Sino kaya yun? O totoo bang talagang yung mahal natin sa buhay yun? Yan ang tanong. Mm-hmm. Yan. So, kasi nga, uulitin natin, ang nagpasimula pala nun ay sa Garden ng Eden na sinasabing walang kamatayan, na mayroon something sa loob natin na immortal. Mm. So dapat bibigyan niya ng ebidensya para tayo maniwala. Mm. Pero ano ang sabi ni Apostol Pablo, Brother Neil? Sabi dyan sa Ikalawang Korinto, chapter 11 verse 14, and no marvel, hindi na nakapagtataka, Brother J, Brother Dante. Bakit? For Satan himself is transformed into an angel of light. Aha. Ang ibig sabihin lang yan, mga kasama, mga kaibigan, kung kaya ni Satanas na mag-transform into an angel of light, kahit sino sa ating kamag-anak, ay kaya nilang gayahin. Tama, maliwanag. Maging yung boses. Mm. Kaya, nung napag-aralan ko, mga kasama, Brother Neil, no? Brother Dante, itong talatang ito, mula sa banal na kasulatan, napagtanto ko, na kaya pala ako takot na takot doon sa boses na tumawag sa akin, ipatay na yung lulo ko eh. Dapat matuwa ako dahil dinalaw ako. Mm. Eh bakit halos sumiksik ako sa gilid ng lola ko na hindi makagalaw dahil takot na takot ako. Kasi nga, ibang espiritu pala yun. Tama. Na ginaya lang ni Satan. Kaya ba ni Satan gumawa ng mga miracle? Brother Dante? Kayang-kaya. Kaya nga ang sabi dyan sa 16:14? Dito ang sabi sa talata na nabanggit ni Brother Jake, for they are the spirits of devils working miracles. Yeah. Kaya, buti nga, sa experience mo, Brother Jake, nabanggit mo kanina, na kapag narinig mo yung boses ng mahal mo sa buhay na yung mauna, ay natatakot ka. At least merong conviction sa'yo na may mali. Pero masaklap ang nangyayari sa ating ibang mga kaibigan na parabang niyayakap talaga nila yung boses na yon. Parang sa kanila ay talagang totoo na masalimuot mang isipin na parabang lumalabas na talagang totoo na ang buhay na yumauna ay talagang nakakabalik pa. Kasi may mga seremonyang ginagawa itong mga spiritism. Halimbawa, Spirit of the Glass, tinatawag nila at talagang mayroong nagpaparinig, sumasagot. Alam nila na kung anong araw, halimbawa, nagkaroon ng yung binanggit mo, Brother Neil, na sa investigation, no? Sinasabi. Mga paranormal activities. Oo. So, tinatawag nila yung kaluluwa. Kaya nga, sinasabi nila, mas marunong sila. Mm. Eh, kung ating titingnan pala, itong mga gawain ito ay gawain pala Ni Satan, mga kaibigan. Ito po ang malinaw na sinasabi po ng Biblia. Kaya nga, ang tanong natin kung ang devils ba, kagayang gumawa ng miracles, in the last day, sabi ni Jesus Christ mismo, sa Matthew 24:24, for there shall arise false Christ and false prophets and shall show great signs and wonders. So, kaya nila hong gumawa ng mga great signs and wonders. Ito po yung mga miracle. Mm. Ang purpose niya, para dayain if possible, ang sabi dyan, the very elect. Kahit yung mga tao gustong sumunod sa Diyos, dahil sa miracles at hindi na aralan ng Biblia marahil, ay maaari pang maligaw, maaari pang hikayat. So napaaganda, Brother Jay, Brother Dante, ang pag-aaral natin ito sapagkat malinaw na binabanggit no sa ating mga binasang teksto na sa ganitong paraan, ay yung gospel, ng everlasting gospel, ay nawala sa katotohanan sapagkat sa mga gantong paniniwala na nanggaling pa sa kaaway, no? Yung immortality of the soul. Yan. Ngayon, may dalawa ho tayong ipinahayag, yung spiritualism at sa galing sa Biblia. Ano po ang ating paniniwalaan? Okay? Ngayon, sinabi rito, ang kaaway nagsabi na hindi na mamatay ang kaluluwa, yung immortality of the soul. Nasabi ng Biblia na mamatay.
ang sabi ng kaaway, mas marunong ang taong namatay. Ang sabi ng Biblia, wala na siyang nalalaman. So ito pong mga bagay na ito ay naging bahagi din po ng aral during the Dark Ages, na ang paniniwala nga ng tao ay ang tao pagka namatay, pwede mo pang ipanalangin. So ito yung gospel na sinasabi natin kinukonfuse ng kaaway. Kasi nga, kung ako, Brother Neil, gusto kong yung buhay dito sa sanglibutan, magpaka layaw ako, gawin ko lahat kahit kasamaan. Anyway, pag ako naman ay namatay at kung ako'y may pera, ay bibigyan ko lang yung aking mga anak ng mana para ibilin ko ang bahagi noon, ibigay mo sa magdadasal sa akin. Yeah. E di, para bang ang kaligtasan ngayon ay nabibili na nga. So ito ulitin natin, bahagi ito ng confusion even during Dark Ages nung tinalakay natin nung nakaraan, mga kaibigan. Kung ibabalikan nyo po yung evolution ng mga aral na ito, ay hindi talaga galing sa Biblia kundi naipasok mula sa pagan beliefs. At ito naman yung ating layunin dito na sinasabi ni Jesus Christ na yung mabuting pabalita, yung everlasting gospel, ay muling ibalik. Ang solusyon ay kailangan makita natin sa Biblia mismo, kasi nga ang payo ng Biblia may kinalaman dito sa ganito pong sa spiritualism, halimbawa, spiritist. Brother Neil, ano bang sabi ni Isaiah sa Isaiah 8:19? Kung tayo may mga banal na kasulatan, ay ating buklatin ito sa aklat ng Isaiah chapter 8 verse 19. When someone tells you to consult mediums and spiritists who whisper and mutter, should not a people inquire of their God? So kung tayo mga Kristiyanong mananampalataya, Brother Jay, Brother Dan, imbis na tayo ay kumonsulta sa tao, created beings, eh, should not a people inquire of their God, sa ating Panginoon mismo tayo? Why consult the dead on behalf of the living? Ayan. Yan ang tanong. Minsan kasi gusto natin ikonsulta sa, alam nyo, nangyari ho talaga ito sa kasaysayan, eh hanggang ngayon, na yung mga magagaling na ekonomista, ipapatawag sa spiritism eh, para itanong kung paano ang gagawin. Kasi nga, ang paniniwala nila, mas marunong itong mga patay. At kahit pag may problema, ang sabi nga nila, pag nandyan ka na, gabayan mo kami. Ayan. Immediate mo kami. Tama, tama. Sa Diyos. Kaya ang tanong dito, maging sa panahon pala ni Isaias, yung bayang Israel nadadamay doon sa mga paganong nasa paligid nila na nagkukonsulta sa mga mediums. Ano itong mga medium at mga spiritists? Ito yung nakikipag-usap sa masamang espiritu. Who whisper and matter. Kaya nga ang tanong dyan ni Isaiah, should not a people inquire of their God? Pag may problema, iluhod natin sa Diyos, magtanong tayo. At sasagutin niya tayo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Why consult the dead on behalf of the living? Kaya nga, ano ang dapat nating sundan kung itutuloy natin sa verse 20, Brother Dante? Ito po ang sabi, to the law and to the testimony, ito po ang testimony, Bible, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Nananatili pa rin sa darkness. Katiliman. Kapag ka ito pong aral na galing sa Eden, nadala ng ahas, ang pinaniniwalaan ng tao, there is no light in them. Kanino lang dapat ang atin pong magiging basis ng paniniwala, maging sa issue po ng death? Biblia. Biblia. Yeah. Yung law unto the testimony, ito po ang Biblia. Particular ang Old Testament during the time of Isaiah. Yung mga sulat ni Moses, nagiging basihan. Ang tao, sinasabi sa sulat ni Moses sa Genesis, ang tao pagka namatay, babalik siya sa pagkalupa. At maging sa aklat ni Hob, sa aklat ni Ecclesiastes, yang lahat ng yan, iisa, uniform ang mga sinasabi tungkol sa taong namatay. Siya'y wala ng buhay, hindi na babalik sa kanyang bahay, wala ng activity, hindi mo na pwedeng kausapin. So bakit tayo kukonsulta sa mga patay? Kasi yung iyong kinukonsulta,
hindi talaga yung mahal mo sa buhay, kundi ang sinasabi ng Biblia, yan ang personification ni Satan para lalong dayain ang sangkatauhan. Tama, tama. Kaya nga, mga kaibigan, kung nabasa natin kanina, Brother Neil, Brother Dante, na ang may hawak ng susi ng libingan ay si Jesus Christ, ay siya dapat ang ating puntahan at yung kanyang salita. Kasi kailan niya bubuksan ang libingan, Brother Dante? Noong mga taong namatay na sumunod sa kanyang kalooban, anong sinasabi diyan sa aklat ng Revelation 22:12? And behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give everyone according to his work. Sa pagdating niya pala, ito po yung second coming. Ngayon, ito po, kaya nga palagi nating sinasabi na bago siya dumating, kailang maipahayag yung ebanghelyo, yung mabuting pabalita na kahit may kamatayan, mayroong solusyon. Ang solusyon ay na kay Jesus Christ, siya ang may susi ng nasa libingan. Kaya lang, pagdating sa libingan, Brother Neil, okay, siguro, balikan natin ito, Brother Dante. Yung pong ikukunik lang po natin konti sa ating unang paksa no nakaraan, yung about indulgence, no? Kaya napag-usapan natin itong state of the dead, na malinaw po ang sinasabi dito sa Revelation 22 verse 12, that the reward will be given according to his work. Kaya yung nabasa natin mga talata kanina in the Bible, na wala nang magagawa ang tao kapag siya'y namatay. Ibig po sabihin, kahit ano pa pong gagawing pagpadasal, pagbabayad sa taong namayapa, ay wala na pong magagawa yan patungkol sa kaligtasan. Mm-hmm. Tama ka dun, Brother Dante. Kaya nga, uulitin lang natin, ang panawagan talaga ng Diyos, ang pangangaral ay hindi sa patay, kundi sa ating mga buhay. Tama, tama. Ang choice ng tao ay hanggang siya ay kaya pang pumili. Kasi hindi pipiliti ng Diyos ang isang tao. Ngayon, kapag ka namatay na, Brother Neil, uulitin lang natin, wala nang nalalaman. Paano pa siya makakapili sa Diyos kung sinasabi ng Biblia na yung maging pagsamba, hindi niya na kayang gawin? Ayan. At nais ko lang pong balikan, Brother Jake, Brother Neil, yung nabanggit kanina sa ating nabasa. Nasa, if I'm not mistaken, in Ezekiel 18:4. Kung yung ang sinasabi ng Biblia ay ang pagkasabi sa 18:4, may kinalaman sa mga kaluluwa. Oo, na talagang yung ang nagkasala ay mamamatay. Pero kung ating ituloy yung basa sa pagtatapos ng parehong kapitulo, ayan, sa verse 32, ayan, ito ang magandang balita eh, sabi ng Diyos, for I have no pleasure in death of one who dies. Kasi kung ating titingnan mga kaibigan, mga kapatid, talagang ang kabayaran ng pagkakasala ay kamatayan. Ang gusto ng Diyos, tayo ay bumaling sa kanya. Kaya sabi niya, therefore, turn and live. Kaya bumalik tayo sa kanya kung tayo man ay naligaw. Mag-repent tayo at bumalik sa kanya ng lubos para tayo'y mabuhay. Kasi po ang sinasabi ng Diyos sa paumpisa pa lang, na kapag tayo nagkasala, ay tayo'y tiyak na mamamatay. Pinapatungkulan po dito yung pangalawang kamatayan na talagang wala nang wala na. After that, tapos na ang lahat. Uulitin ko lang, may ibang talata na binabanggit kaugnay niyan, Brother Dante, ano, na walang kaluguran ang Panginoong Hesus sa kamatayan ng mga masasama. Wicked. Wicked. Kasi nga, wala na silang pag-asa. Wala na. Ay, paano ba? Pero kapag ka ang namatay ay tapat na lingkod niya, natutuwa ang Panginoon kasi natutulog lang sila. Tama. Amen. Yun ho ang nais ng Diyos sa atin habang buhay pa. Hindi ho nalulugod kahit ho tayo. Ang mga mahal sa buhay natin, mga kaibigan natin, gusto nating kumilala sila sa Diyos bago dumating ang ating Panginoong Hesus. Uulitin natin, yung mga patay, wala sa purgatory,
Nalaman ito ni Martin Luther at ipinapaalam sa atin ngayon ng Diyos. Basahin natin sa Juan 5:28-29, Brother Neil, at inyong sundan mga kaibigan ang talatang ito. Saan ba naroroon ang mga patay? Yan, magandang malaman natin kung ano talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi diyan, huwag ninyong ipagnilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig sa pagpapatuloy at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa pagkahatol. Yan. Dalawa pala rito. O ulitin lang natin. Ha? Nice nating ma-emphasize ito, mga kasama. Ang lahat ng nasa libingan. So lahat pala yung nasa libingan. Lahat nasa libingan. Sino yon? Yung mabuti. Yung gumawa ng mabuti, nasa libingan. Sino pa? Yung gumawa ng masama, nasa libingan din. Pero mayroong dalawang pupuntahan. Yan. Pagkarinig ng tinig ng Panginoong Hesus, sabi, darating yung oras eh. Yung mga nagsilabas, yung nagsigawa ng mabuti, anong mangyayari sa kanila? Sa pagkabuhay na maguli sa? Buhay. 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 So, sino? Merong pamana, may eternal life, na sinasabi dyan sa banal na kasulatan. Yun ang ebanghelyo. Yun. Yun ang walang ebanghelyo, hanggang ebanghelyo, na inaantay din ni Abraham, ni Moses, at ang ilan pang mga patriarka sa Old Testament, maging si David, na ngayon ay ang sabi sa Acts, nasa libingan din. Sa chapter 7, nung ipinapangaral ni Stephen, nasa libingan, wala sa langit dahil siya ay malapit sa puso ng Diyos, nasa libingan. Pero darating yung oras, yung mabuting pabalita, na bagaman may kamatayan na nagsimula kay Adan at kay Eva dahil sa paglabag sa kautusan ng Diyos, si Jesus Christ ay ang may susi at pag narinig yung boses niya sa kanyang second coming, ito yung binabanggit dito, Brother Neil, Brother Dante, mga kaibigan, na pagkabuhay na maguli sa buhay. Napakaganda ng analogy, Brother Jemar. Parang isang anak lamang na natutulog, matutulog, pagdating ng tatay ay may pasalubong. Gigising. Gigisingin at may pasalubong. No, ganun yun yung binabanggit ng banal na kasulatan na pagkabuhay na maguli. May eternal life na binabanggit para sa mga mabubuti na patuloy na nagtatapat sa ating Panginoon. Kahit mamatay, ay huwag kayong mag-alala kasi si Jesus Christ ay hinantulad lamang ang kamatayan sa pagtulog. Ayan. Nabanggit mo nga, Brother Jay, kanina na yung parabang ang anak ay naghintay ng pasalubong sa kanyang tatay nung ginising siya. Hindi lamang siya magigising, kundi yung gising na may tuwa at galak. May joy. At how much more when that time comes na ating marinig ang tinig ni Jesus Christ, napakasaya ng moment na yon. Amen. At si Jesus Christ mismo, masasaya din, matutuwa din. Kaya lang, sa kabilang banda, ito naman, yung nagsigawa ng masama sa pagkabuhay, mabubuhay din pala. Kaya lang, din sa paghatol. At i-detalyeho natin ito, mga kaibigan, sa mga susunod na pag-aaral. Pero ang point lang, lahat ng nasa libingan, mabuti at masama, lahat ng patay nasa libingan, mabuti man o masama. Alinawin ko lang po, Brother Jake, bago sa panghuling slide, na yung mga masama ay mabubuhay din sa paghatol, pero mabubuhay sila ng hindi paghatol sa yung sinasabi natin, na sabi ng mundong ito na hell. Na mabuhay sila ng habang buhay nasa impyerno. Hindi po, may topic po yan dyan na ating lubos maintindihan kung anong klaseng pagkabuhay para mamatay. Okay, so yun po, yun mga kaibigan. Tama yun, Brother Dante. At bibigyan natin ho ng special topic ko yan, mga kaibigan. Kung kayo may katanungan dyan sa paksang yan, eh, mas magandang i-open nyo rin para atin ho yung di-discuss. Kailan? Uulitin lang natin yung sabi doon, maririnig yung tinig niya kasi mayroong sigaw ang sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians 4:16 sa pagdating niya. Brother Neil, pakibasa. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magmuli. Ayan. Hindi
pala lahat kaagad. Mm-hmm. Yung una ay yung nangamatay kay Kristo. O bago ka pa namatay, na kay Kristo ka na. Yeah. Mm-hmm. Ayan, no, ang gusto ipahayag ni Apostol Pablo dyan. No? Kasi si Jesus po ang ating buhay at ang pagkabuhay na maguli sa John 11:25. Mm-hmm. Jesus is the resurrection and the life. Mm-hmm. Bakit? Si Jesus ay namatay din, mm-hmm, pero nabuhay. Mm-hmm. Kaya nga, yung mga alagad niya noon, hindi natakot mamatay. Mm-hmm. Kasi ang sabi nila, si Kristo nga ay namatay at nabuhay. Ako, kung mamatay man, at ako'y na kay Kristo, mabubuhay ako muli. Mm-hmm. Natutulog lang siya. Tama, may ebidensya na nakita, maliwanag. Si Jesus mismo. Si Jesus mismo. Ayan, napakaganda po ng pag-asa na nais na iparating ng Diyos sa atin, na itong lifetime natin dito sa mundo, maikli lang. Mm. Hayaan na natin yung mga paghihirap na dadalhin sa atin ni Satan. Magtapat ho tayo sa Diyos, sundin natin yung kanyang mga kalooban, at pagdating niya naman, may buhay na ipagkakaloob po sa bawat isa na nagtatapat sa kanya. Kaya nga, yung binanggit natin kanina, Brother Neil, na siya yung may susi ng libingan, ito, kung si Adan ang simula ng kamatayan, yung may hawak ng susi, Brother Dante, sa 1 Corinthians 15, pakibasa. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adam at ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Yan. Si Kristo ang may susi. Pero nilinaw natin, mga kaibigan, na ito yung mga nangamatay kay Kristo. Nalinaw po yan, ha? Kaya tayo po ay dapat na kay Kristo. Yung totoong Kristo, hindi yung mga nagpapakilalang Kristo. Sino yung totoong Kristo? Yung nagpapahayag na mabuting pabalita ng Ebanghelyo dito sa banal na kasulatan. Ito po yung ipinapangaral ng inyong mga lingkod dito sa Kingdom Voice, na mailapit tayo hindi sa kanino man, kundi kay Kristo. Ha? Kaya yung ating ipinapahayag dito ay yung kanyang mga salita. Atin lang pong lilinawin siguro, Brother Jack Conte, kung sino ba yung mga nangamatay kay Kristo. Hindi po yung mga nangamatay na may pangalang Kristiyano. Mm-hmm. Yung po ay mga taga sunod kay Kristo. So ituloy na natin itong sa konting oras natin. Kailan ba mangyayaring immortality? Mm-hmm. Kasi ngayon walang immortality, mga kaibigan. Pagka binuhay tayo ng Panginoong Jesucristo, ang sabi doon, kanina binasa natin sa 1 Corinthians 15, sa mga unang talata, ituloy lang natin sa 54 and 55, Brother Neil. Ang sabi, "And this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?" Si Satan ang naging author ng kamatayan, pero napanagumpayan na po ni Jesus Christ. Ito pong mortal na binabanggit natin, walang immortal kundi ang Diyos lamang. Tayo po ay mortal, pero yung gift na dadalhin sa atin ng Diyos ay immortality. Pagdating ni Jesus Christ. Yan ho ang context dyan sa 1 Corinthians 15. Papalitan itong katawang may kasiraan ng walang kasiraan. Glorious body ang ibibigay sa atin. Kaya wala nang libingan sa bagong langit at bagong lupa. Lilinisin itong old earth, mga kaibigan. Ito yung mensahe ng Diyos. Pero bago siya dumating, kailangan maintindihan natin ano ba yung gagawin natin. Paano ba na tayo hindi madaya na sasabihin, buhay ka, hindi ka mamamatay, mayroong hihiwalay sa iyo, nakaluluwa, at kung ikaw man ay sa purgatory, ipagdadasal ka, magbayad ka lang. Yan, lahat ng yan ay paraan ni Satan ng pandaraya. Ngunit inilalabas natin sa programang ito ang sinasabi ng Diyos, sapagkat ang nais ng Diyos na makasama tayo sa kanyang kaharian. At doon sa kanyang kaharian, ang sabi niya sa 21 verse 4 ng Revelation, wala nang kamatayan. There shall be no more death. At wala nang mamamatay, ayon sa Luke 20:35 and 36. Ito po ang nais ng Diyos sa bawat isa. Kaya ngayon pa lang, nabuhay pa tayo, hangarin ho natin ito, pangarapin ho natin ito, at para ho natin maabot ito, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, search the scriptures, sapagkat sa mga ito ay ang pagkaalam tungkol sa walang hanggang buhay na nagpapatuto tungkol sa atin.
So ito yung ating paksa, Brother Neil at Brother Dante, na nais natin i-share sa ating mga kaibigan na nais magdala o magbigay ng kanilang katanungan. Pwede niyo pong i-message at tayo po ay ipagkakaloob natin yung mga kasagutan sa susunod na pagkakataon. Batiin muna natin yung ating mga manonood, ano, si Janine Sadyasa, yung aking lovely in-laws, yan, napatuloy nakikinig sa atin, si Francis Tejano, si Brother Bear, at si Brother kapatid na Earl, no, si Governor, at saka si Brother Saldin, nag-message sa akin, siya ipauwi na at talaga namang nakatutok, no, at panonoorin daw niya yung replay, ano. Yan. So, yan. Magandang hapon dyan sa Middle East. Magandang gabi naman sa ating mga kababayan dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Binabati rin natin Macrong Brother Ronald Alonso dyan sa lugar ng Middle East, sa Kapchi, at ang mga kaibigan natin dyan. Magandang gabi, magandang hapon sa inyo pong lahat. Ganon din po si Lindy Yap. Ating binabati din si Sister Ella Solon Mahinay. At ganon din po si Madwin, si Sister Madge, ang aking kabyak. At binabati na rin natin ang ating mga mahal sa buhay, mga aking in-laws dyan sa Sambuanga. At ganon din aking mga pamilya dyan sa General Santos. Ayan, binabati ko rin ang aking mga kamag-anak at kaibigan dyan sa Palawan. Ganon din ang aking mga kamag-anak at kaibigan din dyan sa parte ng Aklan, dyan sa Taguig, ang aking pamilya. At ganoon din ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang dako ng daigdig na naabot po ng programa. At kami po ay may replay tuwing Friday. Same time pa rin. Same time, pwede nyo pong i-share sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 oras sa Pilipinas. Yan po ang atin pong nais na lang i-announce. Every Friday may replay sa atin home programa. Pero ito pong programa natin ay sa tuwing Sabado, so, alas 6 hanggang alas 7. Ang live. So maganda ang ating topic na mga kaibigan, mga tagapakinig. At muli nyo kaming samahan sa susunod na Sabado. Ang inyong pong mga lingkod ay maghahanda muli ng talaga namang silakbo ng ating damdamin sa patungo sa pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Muli po, kami po ay nag-aanyaya sa inyo na patuloy na pagsaliksikin itong ating paksang pinag-uusapan. Maaring sa tingin ng marami, at ganun din ang tingin ko dati, na ito ay napakasimpleng katotohanan na para bang wala naman talagang kinalaman sa kaligtasan. Totoo po yun. Pero malaki po ang magagawa ni Satan sa pandarayang ito kung tayo po ay hindi makakaalam ng katotohanan ito. Okay, maraming salamat mga kasama, at ganun din sa ating mga kaibigang sumubaybay. Nawa po ay maintindihan natin na ang kamatayan ay pagtulog lamang. Ang Diyos ay mayroong pangako na tayo gigisingin kung tayo nasa Kanya. Kaya't sikapin natin na maalaman ang mga kalooban ng Panginoon, at ito po ay masunod. Sa susunod pong pagtalakay, atin pong ipapaksa na naman ang chapter 14 verse 7. Patuloy po ito na i-define natin yung ebanghelyo, walang hanggang ebanghelyo na nais ng Diyos na maiparating sa huling araw na ito bago ang kanyang pagparito. Hanggang sa muli mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod, si Brother Neil, ganun din si Brother Dante, at ang inyong lingkod si Brother Jake, na nagpatuloy nagpapasalamat sa inyo pong pagsama sa programang Kingdom Voice.